Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Tuklasin ang katotohanan. Ang matandang aswang na naglalako, isang kwentong batay sa tunay na pangyayari. Sa isang malayong baryo sa Leyte, may isang matandang babae na bihirang makita ng mga tao sa liwanag ng araw. Hindi taga-roon ang matanda, sabi nila'y isa siyang dayo. Madalas siyang maglako ng mga paninda, damit, sapatos, kung ano-ano pa. Mula sa mga gamit pang kusina hanggang sa mga pampuswerte, lahat ay inaalok niya sa mga pinto ng bahay sa baryo. Hindi maipaliwanag ng mga tao kung paano siya nakakakuha ng mga paninda, pero tuwing araw ng pamilihan, andoon siya, tahimik na nag-aalok ng kanyang mga produkto sa ilalim ng init ng araw. Nakapagtataka ang kanyang lakas kahit tila pasan niya ang mundo sa kanyang likod, dahil sa kanyang mga dala at sa kanyang matanda na't payat na katawan. Ang matanda ay hindi kailanman sumasabay sa mga chismisan o nakikipag-usap ng masinsinan. Pag natapos na ang araw, bigla na lang siyang nawawala na tila usok. Ngunit hindi ito ang pinakakakaiba sa kanya. May isang bagay sa kanyang mga mata na tila nagdudulot ng kilabot sa sinumang makatitig. Mapupula ang kanyang mga matang parang hindi nababagay sa isang simpleng matanda. Unang lumabas ang mga usap-usapan ng magkaroon ng sunod-sunod na pagkawala sa baryo. Sa una, walang napapansin, isang bata ang biglang hindi na umuwi, isang mangingisda ang hindi na bumalik mula sa kanyang gabi-gabing pagpalaot. Sa simula'y inisip ng mga tao na normal lang ito, baka napadpad sa ibang baryo o napahamak sa ibang lugar. Pero nang madalas na ito mangyari, nagsimulang kumalat ang takot. Sa bawat pagkawala, palaging may nakakakita sa matandang nagtitinda sa paligid ng baryo. Ang nakakatakot pa rito, lagi siyang nakikita sa gabi, naglalakad ng mag-isa, dala ang kanyang mga paninda. Walang nakakakita kung saan siya nakatira, o kung paano siya nakakaalis ng baryo. Isang gabi, may isang grupo ng kabataan na naglakas loob na sundan siya matapos nilang makita ang matanda sa kalsada. Tila alam ng matanda na sinusundan siya. Sa kanilang paglalakad, bigla na lang itong nawala sa isang kanto ng kalsada. Napatigil ang mga kabataan, nagulat at natakot sa misteryong iyon. Agad silang bumalik sa kanilang mga tahanan at ipinaalam ito sa mga matatanda ng baryo. Kinabukasan, may natagpo ang katawan ng isang magsasaka sa kakahuyan. Ang kanyang katawan ay walang buhay, duguan, at tila parang binalatan ang ilang bahagi ng kanyang laman. Ang mga mata ng magsasaka ay nanlilisik, puno ng takot, tila nakita niya ang kanyang kamatayan bago ito dumating. Kasunod nito, mas dumami pa ang mga balita ng pagkamatay. Dito na nagsimulang magkalat ang usap-usapan tungkol sa tunay na pagkatao ng matanda. Ayon sa mga matatanda ng baryo, siya'y isang aswang, isang nilalang na nag-aanyong tao upang makihalubilo sa mga baryo, ngunit sa kalaliman ng gabi ay nagiging halimaw na nangangge ng laman. Sabi nila, kaya niyang magpalipat-lipat ng anyo, kaya't walang sino man ang makasunod o makakita kung saan siya nagtutungo. Ang kanyang paglalako ay paraan lamang upang makahanap ng mga bibiktimahin, mga taong magdaramdam sa kanyang presensya, mga bibili ng kanyang paninda, na minsan ay ginagawang pang-akit sa mga mabibiktima niya. Hindi nagtagal, dumating ang balita na iniwan na ng matanda ang kanilang baryo, ngunit sa mga sumunod na linggo, balitang narinig siya sa ibang baryo, nagalalako ng kanyang mga kakaibang paninda. Hanggang ngayon, may mga ilang taong naniniwala na ang aswang na ito ay palaypat-lipat pa rin ng mga baryo, naghahanap ng mga bagong biktima. Sinumang makakita sa kanya, lalo na tuwing kalaliman ng gabi, ay maaaring humarap sa kanyang tunay na anyo,
isang halimaw na handang pumatay para mapanatili ang kanyang lihim na buhay. Kaya't sa susunod na may makita kang matandang Nagel Alaco sa 10 oras ng gabi, magdahan-dahan. Baka ang akala mong paninda ay isang pang-akit upang ikaw ang maging susunod na biktima ng isang aswang. Sa bayan ng Karkar, Cebu, may isang kwentong kumakalat sa mga mamamayan, lalo na sa mga matatanda, tungkol sa isang misteryosang matandang babae na dumayo mula sa ibang lugar. Wala siyang tiyak na tirahan, ngunit madalas siyang makita sa kalsada ng mga kabahayan, Nagel Alaco ng sari-saring paninda, damit, mga palamuti, pagkain, at kung ano-ano pa. Minsan pa nga, mga bagay na bihirang makita o hindi inaasahang ibinebenta ng iba. Ang matandang ito, na hindi kilala ang pangalan, ay laging mag-isa at hindi kailanman sumasabay sa mga chismisan o nagkukwento ng kanyang buhay. Dumadaan lang siya, nag-aalok ng kanyang mga paninda, at kapag walang bumili, maglalaho siyang parang bula sa mga kalye ng bayan. Ngunit kakaibang takot ang bumabalot sa mga taga-Karkar tuwing gabi, lalo na kapag ang matanday nakita pa ring naglalakad, kahit 10 oras na ng gabi, dala ang kanyang malalaking bayong. Ang una nilang napansin ay hindi siya nagtatagal sa isang lugar. Papakita siya sa isang baryo, tapos makalipas ang ilang araw, wala na siya roon, lumipat na sa ibang bahagi ng bayan. Ang kakaiba rito, sa bawat paglisan niya, may nawawala o may natatagpo ang patay na tao sa lugar na iyon. Isang gabing tahimik, isang pamilya ang nagising sa malalakas na ungol mula sa kanilang silong. Nang silipin nila ang baboy na kanilang inaalagaan, natagpuan nila itong wala ng buhay, at ang buong laman loob nito'y guti-guti na tila pinaglalaroan ng isang mabagsik na hayop. Ang mga ito'y natagpuan na parang kinain ng may malalaking pangil at puwersa. Kinabukasan, may mga nakita sa baryo na muling Nagel Alaco ang matanda, na tila walang alam sa nangyari. Dahil sa mga sunod-sunod na insidente, napilitan ang mga tao sa lugar na maging mas mapagmatsyag. Sa mga sumunod na gabi, mas marami ang nagsabing naririnig nila ang malalim na hagikhak ng isang babae sa dilim, ang tunog ng mabigat na yabag na tila naglalakad sa paligid ng kanilang mga bahay. Kapag sinilip nila, nakita nila ang matanda, na tumitingin sa kanila na may kakaibang ngisi at mapupulang mga mata, bago tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. May isang pagkakataon na ang isang grupo ng kabataan ay naglakas loob na sundan ang matanda sa gitna ng gabi. Sa kanilang paglalakad, nakita nila itong pumasok sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat, isang bahay na matagal nang walang nakatira. Tahimik silang lumapit at sinilip ang loob. Nakita nila ang matanda, hindi na tulad ng dati niyang anyo. Ang kanyang katawan ay yumuyukod at ang kanyang mga mata ay nagbabago ng anyo, parang mata ng hayop na naglalaway sa gutom. Ang kanyang mga kamay ay lumaki, ang mga kuko ay hamaba na parang mga pangil ng halimaw. Nang bumalik ang mga kabataan sa kanilang baryo upang sabihin ang kanilang nakita, nagpa siya ang mga kalalakihan ng lugar na puntahan ng matanda kinabukasan upang komprontahin siya. Ngunit nang dumating sila sa kubo, wala silang nakita kundi mga bakas ng dugo at mga kakaibang marka sa lupa, tila may isang bagay na nag-iwan ng bakas ng mabigat na nilalang na umalis mula roon. Nagpatuloy ang mga kwento ng pagkawalan ng mga tao sa Karkar. Laging may isang bagong biktima sa tuwing darating ang matanda. Palaypa at lipat siya ng baryo, nagbebenta ng kanyang paninda, ngunit sa ilalim ng kanyang anyong tao ay isang nilalang na naghahanap ng dugo at laman upang magpatuloy ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, nawala na lang ang matanda. Wala nang nakakita sa kanya, at ang mga insidente ng pagkamatay ay hamupa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao. Sabi ng matatanda, hindi siya tuluyang nawala, naghahanap lamang siya ng bagong lugar, ng bagong baryo na susunod niyang paglilipatan. Ngayon, sa tuwing may makikitang dayuhang matanda sa kalsada, Nagel Alaco ng kung ano-anong bagay, natatakot ang mga tao. Sila'y nagbubulungan, at palaging may isang tao ang magtatanong, siya na ba iyon? Siya na ba ang aswang na Nagel Alaco, naghahanap ng susunod na biktima? Kaya, kung sakaling mapadpad ka sa Karkar, at makita mo ang isan.
Sa isang tahimik na bayan sa Barili, Cebu, may isang matandang babae na biglang dumating at naging tampok ng mga usap-usapan ng mga taga-baryo. Siya'y isang dayo, walang kilalang pamilya, walang kaanak, at walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Siya ay kilala lamang bilang Manang Iska, isang matandang negal alako ng iba't ibang bagay mula sa mga gulay, damit, hanggang sa mga palamuti. Sa umaga, tila isa lamang siyang karaniwang matanda na masipag sa paghahanap buhay, ngunit sa kalalima ng gabi, tila isang kababalaghan ang bumabalot sa kanya. Ang unang napansin ng mga tao ay ang kanyang presensya sa bawat sulok ng bayan. Minsan makikita siyang naglalakad sa gilid ng kalye, nag-aalok ng kanyang paninda. Ngunit kahit gaano pa siya kalambing sa kanyang mga alok, may isang bagay sa kanyang presensya na nagpaparamdam ng kaba. Mapupula ang kanyang mga mata, at madalas ay nagbubulungan ang mga tao na may kakaibang aura ang kanyang mga tingin. Hindi siya tumatagal sa isang lugar, palipat-lipat ng baryo sa loob ng Barili. Sa simula, inisip ng mga tao na ito'y normal, isang naglalakbay na tindera lamang. Ngunit nagsimulang magbago ang pananaw ng mga tao nang sunod-sunod na naganap ang mga pagkamatay at pagkawala sa kanilang bayan. Una, isang batang lalaki ang hindi na umuwi matapos maglaro sa hapon. Sinundan ito ng pagkamatay ng isang matandang mangingisda na natagpo ang wala ng buhay malapit sa ilog, ang katawan ay punit-punit at tila kinain ng mabangis na hayop. Sa bawat insidente, tila palaging may nakakakita kay Manang Iska na negal alako sa mismong araw na iyon, na parang isang pangitain bago maganap ang masama. Isang gabi, isang mag-anak ang ginigising ng mga tila umul mula sa labas ng kanilang bahay. Nang lumabas ang ama upang tingnan kung ano ang nangyayari, natagpuan niya ang isang malaki at matinding anyo na tila nakayukod sa kanilang bakuran, tila may kinakain. Sa pagkagulat, napasigaw siya, ngunit bago pa man niya mailawan ang nilalang, bigla itong naglaho sa dilim, na parabang hindi ito naroon. Kinabukasan, nakita nila ang isa sa kanilang mga alagang aso, walang buhay at gutay-gutay, na parang hiniblot ng isang halimaw. Hindi nagtagal, kumalat ang takot at usap-usapan sa buong Barili. Isang gabi, may mga kabataang naglakas loob na sundan si Manang Iska matapos nilang makita siyang dumaan sa kanilang kalye. Sa kanilang pagtatangka na sundan siya, nakita nilang pumasok siya sa isang abandonadong kubo malapit sa gilid ng isang masukal na gubat. Tahimik silang sumilip mula sa bintana, at kanilang nakita ang hindi nila malilimutan. Si Manang Iska, sa loob ng kubo, ay nag-iba ng anyo. Ang kanyang hubog ay nagiging baluktot, ang kanyang mga kamay ay humahaba, at ang kanyang bibig ay naglalaway ng dugo. Ang kanyang mga mata, na kaninang pula, ay nagningning sa dilim tulad ng isang mabangis na hayop. Ang mga kabataan ay nagsimulang umatras, nanginginig sa takot, ngunit isang mabigat na tunog ng yapak ang narinig nila mula sa loob ng kubo. Alam nilang nakita sila ng aswang. Agad silang tumakbo pabalik sa baryo, nanginginig sa takot. Agad nilang ikinwento sa mga matatanda ang kanilang nakita. Walang sino man ang nagduda. Ang mga kwentong ito ay hindi bago sa Barili, matagal nang laganap ang mga kwentong tungkol sa aswang, ngunit hindi nila inakala na isa sa kanila ang nasa mismong bayan. Kinabukasan, nang balikan ng mga kalalakihan ang abandonadong kubo upang siyasatin, wala silang natagpuan kundi mga bakas ng dugo at mga nagkalat na kalansay ng mga hayop. Si Manang Iska ay nawala na, at sa mga sumunod na araw, wala na siyang nakita sa buong Barili. Ngunit hindi naging panatag ang mga tao, dahil alam nilang hindi siya tuluyang nawala. Sinimulan nilang bantayan ang kanilang mga tahanan, naglagay ng mga bawang sa pintuan, at siniguradong hindi sila magpapagabi sa labas. Sa mga susunod na linggo, nakatanggap ng balita ang mga taga-Barili na sa kabilang baryo, may isang matandang tindera na dumating at nagbebenta ng mga kakaibang. Sa isang malayo at tahimik na bayan ng Sibonga, Cebu, naglapa na ang mga kwentong kababalaghan na patungkol sa isang misteryosong matandang babae na dumayo sa kanilang bayan. Siya ay kilala lamang sa pangalang, Aling Rosa, isang matandang naglalako ng sari-saring paninda sa mga baryo.
Sa bawat kanto, siya'y makikita, dala ang kanyang malalaking basket na puno ng mga gulay, prutas, at iba pang gamit na karaniwang ipinagbibili. Ngunit sa likod ng kanyang maamong ngiti at mababait na pananalita, may kakaibang takot na bumabalot sa kanyang presensya. Araw-araw, ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang pagdating. Sa simula, akala ng mga tao'y isa lamang siyang mabait na matanda na nais kumita. Subalit, habang lumilipas ang panahon, unti-unting kumakalat ang mga balita tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa paligid ng bayan. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod na naganap ang mga pagkamatay. Isang batang babae ang hindi na umuwi mula sa paaralan, at ang katawan ng isang mangingisda ay natagpo ang wala ng buhay sa tabi ng ilog, ang kanyang laman ay tila pinunit ng isang malupit na hayop. Sa bawat insidente, may mga saksi na nakakita kay Aling Rosa na naglalakad sa mga kalye, kahit sa mga oras na ito'y 10 oras na ng gabi. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpa siyang magpaka-bold at sundan si Aling Rosa matapos nilang makita itong naglalakad sa kanilang barangay. Sila'y tahimik na sumusunod, nag-iingat sa bawat hakbang. Sa kanilang pagsunod, nakita nilang pumasok si Aling Rosa sa isang abandonadong bahay sa dulo ng baryo. Madilim at mahirap ang kanilang makita, ngunit mula sa bintana, nakita nilang may isang bagay na nagiging sanhi ng mga ungol at iyak mula sa loob. Ang mga kabataan ay nainip at nagpa siya ng sumilip. Ang kanilang nakita ay isang nakasisindak na tanawin. Si Aling Rosa, na tila hindi na matanda, kundi isang nakababalik na halimaw. Ang kanyang katawan ay nagiging baluktot, ang mga kamay ay nagiging mahahabang pangil, at ang kanyang mga mata ay naglalagay ng takot sa puso ng mga kabataan. Sa kanyang harapan ay may isang nagkalat na kalansay, mga buto na tila isinagawa sa isang malupit na ritual. Agad silang tumakbo pabalik sa kanilang barangay, nanginginig sa takot, at ikinwento ang kanilang nakita sa mga matatanda. Ang mga matatanda ay nag-alala at nagpa siya na kailangan nilang kumilos. Sa mga susunod na araw, nagtipon ang mga tao sa baryo upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Sa isang gabi ng pulong, may isang matandang albularyo na nagbigay ng mungkahi. Sabi niya, kailangan nating isagawa ang mga ritual upang mapigilan ang kanyang mga masamang gawa. Kung hindi, lalo pang madadagdagan ang mga nawawala at mga patay sa ating bayan. Kaya't nagpa siya ang mga tao na isagawa ang mga tradisyonal na ritual upang itaboy si Aling Rosa at ang kanyang masamang espiritu. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa plaza at nagdasal, nagdala ng mga bawang, at nagtayo ng mga kandila. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, si Aling Rosa ay muling nakita sa gabi, naglalakad sa mga madidilim na kalsada, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Ang mga tao sa baryo ay nahulog sa takot at hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Isang gabing tahimik, may isang grupo ng mga kalalakihan na nagdesisyong harapin si Aling Rosa. Nagtayuan sila sa labas ng bahay na madalas niyang pinupuntahan at naghintay. Ngunit sa halip na makakita ng matanda, natagpuan nila ang kanilang mga alagang hayop na nawawala. Lahat sila ay natagpuang wala ng buhay sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng gubat. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga pagkamatay, at lalo pang dumami ang mga balita ng mga nawawalang tao. Hanggang sa isang araw, nagpa siya ang isang batang babae na lumapit kay Aling Rosa upang tanungin kung bakit siya bumibisita sa kanilang bayan. Sa kanyang paglapit, tumingin si Aling Rosa sa kanya at nagtanong, "Anong gusto mong bilhin, anak?" Ngunit bago pa man makasagot ang babae, sa bayan ng Danao, Cebu, may isang alamat na nakatatak sa isipan ng mga tao, ang kwento ng isang matandang babae na kilala sa tawag na Aling Nena. Siya ay isang dayo na nagel alako ng mga paninda sa mga baryo, pero sa likod ng kanyang maaliwalas na ngiti at mga alok na gulay at prutas, may mga kwento ng takot na unti-unting kumakalat sa paligid. Si Aling Nena ay madalas makita sa mga kalsada, naglalakad ng mag-isa sa 10 oras ng gabi. Sinasabing, sa bawat baryo na kanyang pinupuntahan, laging may nawawalang tao. Una, isang batang lalaki ang nawala matapos siyang makipag-usap kay Aling Nena, sinasabing nag-aalok siya ng mga candy.
Sunod naman, isang matandang babae na sinabing nakita siyang naglalakad sa tabi ng ilog ay natagpuang patay sa kanyang bahay, ang laman loob ay tila pinagtamunan ng isang mabangis na hayop. Ngunit ang pinakamasaklap na insidente ay nang isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang sundan si Aling Nena matapos nilang makita siya sa isang madilim na kalsada. Sila'y nakikiramdam, nagtatakip ng kanilang mga ilaw, at tahimik na sumusunod. Nang makalapit sila sa isang lumang bahay sa gilid ng gubat, narinig nila ang mga kakaibang tunog, ungol, at tila nag-uusap ang mga tao. Nang sumilip sila sa bintana, nagulat sila sa kanilang nakita. Si Aling Nena, na tila nag-iiba ng anyo, ay may hawak na mga mahahabang pangil at nakabuka ang bibig na puno ng mga dumi at dugo. Ang paligid ng bahay ay puno ng mga buto at kalansay, at sa kanyang harapan ay may isang batang babae na sinasabing nawawala. Agad silang tumakbo pabalik sa kanilang baryo, nanginginig sa takot. Ang mga kabataan ay nagulat sa kanilang mga magulang, ngunit sa kanilang pagbalik, si Aling Nena ay nawala na at tila walang nangyaring masama. Ang mga tao sa baryo ay nagpasya na magdaos ng isang pulong upang talakayin ang nangyari. Isang matandang albularyo ang nagmungkahi na dapat silang magdaos ng isang ritual upang itaboy si Aling Nena. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao at nagdala ng mga bawang at iba pang mga gamit upang itaboy ang masamang espiritu. Habang nag-uusap, bigla na lang may narinig silang malalakas na ungol mula sa labas ng plaza. Nagkagulo ang mga tao, at nakita nilang si Aling Nena, naglalakad patungo sa kanila, ang mga matay nagliliyab sa dilim. "Anong ginagawa niyo dito, mga bata?" tanong niya, ang boses ay tila nagmula sa ibang daigdig. Ang mga tao ay nagtakbuhan at ang takot ay sumiklab sa kanilang mga puso. Walang ibang nagawa kundi magdasal at magutos sa isa't isa na huwag lumabas sa mga kalsada kapag siya'y naroon. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod na nangyari ang mga pagkawala at pagkamatay. Ang mga kabataan ay patuloy na nakikita si Aling Nena, palay patlipat mula sa isang baryo patungo sa iba. Laging may mga kwentong bumabalot sa kanyang mga alok na paninda, na sinasabing may mga tao na naglalakad patungo sa dilim, ngunit hindi na bumalik. Hanggang sa isang araw, isang batang babae ang lumapit kay Aling Nena at nagtanong, "Bakit po kayo palaging nag-aalok, Aling Nena?" Sa tanong na ito, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng galit. "Dahil may mga tao akong kailangan," sagot niya, ang boses ay nagiging malalim at puno ng kasamaan. Mula sa araw na iyon, hindi na siya nakita. Ngunit ang takot ng mga tao sa danaw ay nanatili. Sa tuwing may makikitang matandang nag-aalok sa hating gabi, bumabalik ang mga kwentong-kwento tungkol kay Aling Nena. Sa mga huling salin ng kwento, sinasabing siya ay patuloy na naglalakbay sa paligid ng Cebu, nag-aanyong tao, ngunit ang kanyang tunay na anyo ay isang aswang na handang kumagat sa sinumang magtatangkang magtanong. Sa bayan ng Katmon, Cebu, may isang matandang babae na kilala bilang Aling Sita. Siya ay isang dayo na nag-aalok ng sari-saring paninda, mga gulay, prutas, at iba pang gamit sa pang-araw-araw. Sa kanyang tuwid na pangbabae, masisilayan ang kanyang mapayapang ngiti, ngunit sa likod ng kanyang masayahing anyo, may mga kwento ng takot at pag-aalala na unti-unting bumabalot sa buong bayan. Madalas na makita si Aling Sita na naglalakad sa mga madidilim na kalsada, palay patlipat mula sa isang barangay patungo sa iba. Ngunit sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod na naganap ang mga pagkawala ng tao sa Katmon. Isang batang lalaki ang nawala, at ang katawan ng isang matandang manguukit ng kahoy ay natagpuan sa likod ng isang abandonadong bahay. Sa bawat insidente, may nakakita kay Aling Sita na naglalakad sa 10 oras ng gabi, palaging dala ang kanyang basket na puno ng mga paninda. Isang gabi, nagpasya ang grupo ng mga kabataan na sundan si Aling Sita matapos nilang makita siyang naglalakad sa kanilang barangay. Tinatakasan ng takot ang kanilang mga puso, ngunit napagpasyahan nilang malaman ang katotohanan. Sa kanilang pagsunod, nakita nilang pumasok si Aling Sita sa isang madilim na gubat na malapit sa bayan. Sa gitna ng gubat, may lumang bahay na puno ng mga anino at tila may mga nakatagong lihim. Nang sumilip sila sa bintana,
Nagulat sila sa kanilang nakita. Si Aling Sita, na nag-iba ang anyo, ay tila nagiging isang halimaw. Ang kanyang mga kamay ay nagiging mahahabang pangil, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa dilim. Sa kanyang harapan ay may isang bata na nahulog sa sahig, walang malay at tila walang buhay. Ang mga kabataan ay nagtakbuhan pabalik sa kanilang barangay, nanginginig sa takot. Kinabukasan, nagpasya ang mga tao sa katmo na magtipon at pag-usapan ang mga pangyayari. Ang mga matatanda ay nagdala ng mga bawang at iba pang mga bagay na makapagpapalakas ng kanilang loob. Isang matandang albularyo ang nagmungkahi na kailangan nilang magsagawa ng isang ritual upang itaboy si Aling Sita. Sa kanilang pagdarasal, biglang naganap ang isang malakas na hangin na tila bumalot sa buong plaza. Kinaumagahan, muling nakita si Aling Sita sa isang baryo. Sa kanyang pagdating, nagdala siya ng mga bagong paninda, mga gulay na tila bagong inang, ngunit sa likod ng mga ito, may mga alingaw-ngaw ng mga kwento ng takot. Ang mga tao ay nanginginig sa takot, ngunit sa kabila ng kanilang takot, nagpatuloy pa rin ang buhay. Ngunit hindi nagtagal, isang batang babae ang nagpasyang bilhan si Aling Sita ng mga prutas. Sa kanyang paglapit, nagtanong siya, "Bakit po kayo palaging nagalalako, Aling Sita?" Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. "Dahil may mga tao akong kailangan," sagot niya, na nagbigay diin sa mga salitang tila mula sa ibang daigdig. Mula sa araw na iyon, sunod-sunod ang mga pagkamatay at mga nawawalang tao. Sa bawat baryo na pinupuntahan ni Aling Sita, laging may nawawala. Hanggang sa isang gabi, isang matandang lalaki ang nagpasyang harapin siya. "Bakit ka nandito, Aling Sita? Anong gusto mong makuha?" tanong niya. Ngunit si Aling Sita ay tahimik lamang, ang kanyang ngiti ay nagiging malamig at puno ng takot. Mula sa araw na iyon, ang mga tao sa Katmon ay nagpasya na lumikas sa kanilang bayan, takot na takot sa aswang na nagaanyong tao. Ang mga kwento ng takot ay kumalat sa buong bayan, at ang mga tao ay nagtakbuhan sa ibang lugar. Ang kwento ng aswang sa Sikihor. A liblib na baryo ng Sikihor, matagal nang binabalot ng takot at pangamba ang mga tao tuwing magtatakip silim. Hindi lang ito dahil sa mga alamat ng mga maligno o mga kwentong kinatatakutan ng mga bata, kundi dahil sa isang kakaibang dayo, isang matandang babae na nagtitinda ng kung ano-ano. Dumating siya sa baryo nang walang nakakaalam kung saan galing. Tila ba bigla na lamang siyang sumulpot isang umaga. Dala-dala niya ang kanyang lumang kariton na puno ng mga kalakal, mga damo, halaman, anteng-anteng, at kung ano-ano pang bagay na tila'y walang halaga. Hindi siya kilala ng sinuman, pero may kakaibang init sa kanyang mga mata na hindi mapagkakatiwalaan. Minsan, naririnig ng mga bata ang kanyang paos na boses habang nagalalako ng mga kalakal, mga halamang gamot, mga panangga, "Mura lang, bili na kayo." May kakaiba sa matandang ito. Hindi siya nakikitulog sa baryo at hindi rin siya namamalagi ng matagal. Pagdating ng dilim, laging naglalaho ang kanyang kariton, kasama siya, tila ba kinain ng dilim. Isang araw, napansin ng mga taga-baryo na may nawawalang isa sa mga batang lalaki na naglalaro malapit sa tindahan ng matanda. Ipinagkibit-balikat lamang ito ng iba, akala nila'y baka nagtatago lang o may pinuntahan. Ngunit sumunod ang sunod-sunod na pagkawala. Tuwing hating gabi, ang mga nawawalang tao ay hindi na natatagpuan. Sa tuwing maglalaho ang matandang babae, isa ang nawawala kinabukasan, isang bata, isang binata, o kahit matandang nakatira sa baryo. Walang palatandaan ng pagnanakaw, walang tunog, tanging katahimikan at lamig ng hangin ang may iwan. Hindi nakakaligtas sa paningin ng mga matatanda ng baryo na pagkatapos ng bawat pagkawala, tila mas malusog at mas malakas ang matandang nagtitinda. Dahil sa takot, minabyutang magtanong ng mga baryo sa paligid ang ilang matatapang na residente ng baryo. Doon nila nalaman ang nakakatindig balahibong kwento, hindi lamang sa kanila nagalalako ang matandang ito. Palay pa't lipat siya ng baryo, at sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, may sunod-sunod na nawawalang tao. Sabi ng mga nakakatanda, isa siyang aswang, isang nilalang na pinapakain ng dugo at laman ng mga tao ang kanyang uhaw na pagkatao.
Isang gabi, nagpa siya ang ilang kalalakihan na alamin kung ano ang lihim ng matanda. Sinundan nila siya sa madilim na bahagi ng kagubatan, dala ang mga itak at lampara. Nakita nila siyang naglalakad papalayo, pero habang pinagmamasdan nila, dahan-dahang nagbabago ang anyo ng kanyang katawan. Ang dating kubo at mahina ay nagiging matikas at mabilis. Nakita nila ang pag-usbong ng mahahabang kuko, habang ang balat niya ay kumulubot at tumuyo tulad ng balat ng isang halimaw. Hindi nila napigilan ang kilabot. Tumakbo ang mga kalalakihan, hindi na nagawang lumaban. Pagbalik nila sa baryo, ibinahagi nila ang kanilang nakita, ngunit wala nang makapagligtas sa mga nawawala. Kinabukasan, wala na rin ang matanda, pati ang kanyang kariton. Hanggang ngayon, sinasabing patuloy siyang naglalakbay mula baryo sa baryo, sa buong Sikihor at sa iba pang bahagi ng Visayas, naghahanap ng susunod niyang biktima. Ang bawat baryo ay tahimik na nananalanggan na huwag silang mapuntahan ng matandang Negel Alaco, ngunit sa gabi, palaging may kaba, dahil hindi mo alam kung sino ang kanyang susunod na kakalabitin ng malalamig niyang mga kuko. Marami na ang nagsasabing nakita nila siyang muli, ngunit laging huli na ang lahat. Sa tuwing may maglalaho sa kanilang lugar, iisa lang ang pumapasok sa isip ng mga taga-baryo, dumaan na siya rito. Kung ikaw ay bibisita sa Sikihor, ingat ka. Huwag masyadong magtitiwala sa mga dayo, lalo na sa mga Negel Alaco nang hindi mo kailangan. Dahil baka siya na ang sumunod na maglakad sa iyong harapan, at kapag natipuhan ka niya, wala nang makakaligtas sa gabi ng matandang aswang. Ang kwento ng matandang pumapatay sa baryo. Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng Bohol, ang mga tao'y namumuhay ng payak, malayo sa mga ingay ng syudad at modernong teknolohiya. Ngunit isang gabi, isang matandang babae ang dumating. Walang may nakakakilala sa kanya, at walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Lumilitaw siya sa tanghali, Negel Alaco ng kung ano-anong mga bagay, halaman, anteng-anteng, at mga kakaibang gamit na hindi mo alam kung para saan. Ayos lang po kayo, tanong ng isang binata sa tindera. Ngumiti ang matanda, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti, tila ba may lihim siyang alam na hindi mo gustong malaman. Bili ka, iho, hindi ka magsisisi. Walang nagtagal, kumalat ang balita sa baryo tungkol sa kakaibang kilos ng matanda. Hindi siya nakikitulog, at kapag dumating ang hating gabi, nawawala siya. May mga nagsasabi na naririnig nilang bumubulong ang hangin tuwing siya'y maglalaho, at tila may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Nagiging mas mabigat ang mga gabi sa baryo, tila ba may bumabalot na dilim na hindi maipaliwanag ng mga residente. Isang araw, nagising ang baryo sa balita ng pagkawala ng isang bata. Si Anton, isang 7 taong gulang na naglalaro lamang sa bakuran bago dumilim. Hinanap siya ng kanyang mga magulang sa paligid, ngunit walang bakas ng kanyang mga yapak. Ang buong baryo ay nagkaisa sa paghahanap, ngunit walang naglakas loob na pumunta sa gubat na tinutungo ng matandang babae bago ito mawala sa gabi. Sumunod ang isa pang araw, at isa na namang bata ang nawawala. Ang mga tao ay nagsimula ng matakot at maghinala sa matandang tindera. Sinubukan siyang tanungin ng mga tao, ngunit laging paos at kalmado ang kanyang sagot. Hindi ko kilala ang mga batang iyon. Ako'y isang payak na Negel Alaco lamang, sabi niya, ngunit habang siya'y nagsasalita, napansin ng mga tao ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na dati mukhang mahina at kulubot, ay tila biglang tumigas, at lumilitaw ang mga matutulis na kuko tuwing masisinagan ng liwanag. Nagpa siya ang mga kalalakihan ng baryo na sundan siya. Isang gabi, nang malapit na ang hating gabi, sinundan nila ang matanda hanggang sa gubat. Sa dilim ng mga puno, nakita nila siyang naglalaho sa makapal na ulap ng alikabok. Ngunit hindi sila handa sa kanilang matutuklasan. Sa likod ng mga puno, nakita nilang dahan-dahang nagbabago ang anyo ng matanda. Ang kanyang likod ay tumuwid. Ang kanyang mga kuko ay hamaba, at ang kanyang mukha ay nagmistulang halimaw. Ang dating kubo at payak na tindera ay naging isang gutom na aswang na handang umatake. Nakatanaw sila habang sumugod ang aswang sa isang kubo, kinakalabit ang bubunga ng isang payak na pamilya.
Naghahanda siyang kumuha ng susunod na biktima. Napuno ng kilabot ang mga nakakita. Tumakbo sila pabalik sa baryo, iniwan ang matanda na patuloy sa kanyang pangangalap ng mga biktima. Kinabukasan, nagpa siya ang mga tao na umalis sa kanilang baryo, dala ang takot na baka sila ang sunod na paglaruan ng aswang. Ilang linggo pa ang lumipas at nang bumalik ang ilan sa baryo upang alamin kung ligtas na, wala na ang matanda. Gayunpaman, may mga balibalita na nakita siyang muli sa ibang bayan, nagtitinda ng kanyang kakaibang mga kalakal. Ang ilang baryo sa paligid ng Bohol ay nag-uulat din ng sunod-sunod na pagkawala ng mga bata at matatanda. Ngayon, ang kwento ng matandang tindera ay isang alamat na ikinukwento upang magbigay babala sa mga taga-Bohol. Sa bawat baryo na kanyang pinupuntahan, laging may nawawala sa hating gabi. Sa tuwing may bagong nagtitinda ng mga kakaibang bagay sa iyong lugar, maging mapagmatsyag. Huwag magtiwala sa mga ngiti, dahil baka nasa harapan mo na ang aswang na sumisira sa buhay ng mga tao, at baka ikaw ang susunod na mawala sa dilim. Ang lagim sa baryo ng Maasim, Leyte. Sa malayong bayan ng Maasim, Leyte, isang lugar na tahimik at simple ang pamumuhay ng mga tao, nagsimulang kumalat ang isang nakakatakot na kwento na bumago sa katahimikan ng lugar. Noon, ang mga bata ay naglalaro sa kalye hanggang gabi, at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit isang araw, dumating ang isang dayo, isang matandang babae na walang nakakakilala. Nagalalako siya ng kung ano-anong gamit, halamang gamot, anteng-anteng, mga palawit, at mga bagay na hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Bili na po kayo, paos na sabi ng matanda habang nilalakad ang bawat kalye. Kulubot ang kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kinang na hindi mo agad mapapansin, ngunit magpaparamdam sa iyo ng kilabot kapag tumagal ang tingin mo sa kanya. Sa bawat kubo na kanyang pinupuntahan, mabenta ang kanyang mga tinda, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan siya tumutuloy. Tuwing hating gabi, bigla na lang siyang nawawala, at kinabukasan, tila walang bakas na dumaan siya. Sa simula, inisip ng mga taga-baryo na isa lang siyang ordinaryong tindera. Ngunit isang gabi, nagising ang buong baryo sa sigaw ng isang ina. Nawawala ang kanyang anak na si Aling Iska, isang dalagitang laging maaga ang uwi. Pinaghinalaan agad ng pamilya ang matandang dayo, lalo na't nakita siyang huling kausap ni Iska ng araw na iyon. Ngunit bago pa man sila makapagtanong, wala na ang matanda, biglang naglaho na parang bula. Lumipas ang mga araw, at sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Hindi lang mga bata ang nawawala, pati na rin ang ilang matatandang lalaki at babae. Minsan, naririnig ng mga tao ang tila mabigat na pagaspas ng hangin sa hating gabi, at may mga aninong naglalakad sa mga kalsadang wala namang tao. Ang takot ay bumalot sa baryo, lalo na tuwing dumarating ang gabi. Nagsimula silang magkulong sa mga bahay nila tuwing sumasapit ang dilim, takot na baka sila ang sumunod na biktima. Isang gabi, nagtipon ang ilang matatapang na kalalakihan ng baryo upang sundan ang matanda. Nakita nila siyang muli, may dalang mga sako ng kalakal, patungo sa gubat sa labas ng baryo. Naghanda sila ng mga itak at bitbit ang mga sulo, umaasang mahuhuli ang lihim ng kakaibang tindera. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahan nilang sinundan ang matanda. Ngunit habang papalapit sila, nakita nilang nagbabago ang anyo nito. Ang kubo niyang likod ay tumuwid, ang kanyang mga kamay ay hamaba, at ang mga kuko niya ay tila bakal na nagningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa isang iglap, ang matandang tindera ay nagmistulang halimaw, isang aswang na pinapakain ng laman at dugo ng mga tao. Napuno ng kilabot ang mga kalalakihan. Hindi nila kayang ailaban ang kanilang mga sandata laban sa nilalang na iyon. Tumakbo sila pabalik sa baryo, dala ang takot at kaba. Kinabukasan, wala na ang matanda. Wala na rin ang kanyang mga kalakal at kariton. Ngunit naiwan sa kanila ang kilabot ng aswang na lumamon sa kanilang baryo. Pagkatapos ng ilang araw, lumaganap ang balita na may kaparehong matandang tindera na nakita sa ibang baryo malapit sa Maasim. Palaypat-lipat siya, dala ang kanyang sumpa, naghahanap ng susunod na mga biktima.
Hanggang ngayon, binabalik-balikan ng mga taga-Maasim ang kwento ng aswang na dumaan sa kanilang baryo. Isang babala sa lahat, maging maingat sa mga dayo, lalo na sa mga kakaiba ang tingin at anyo. Baka ang tindera sa susunod na baryo ay hindi lang basta nagel-alako ng mga gamit, kundi naghahanap ng kaluluwa at katawan na kanyang pakakainin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung nais nyo pa ng mas marami pang nakakatakot na kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Bantayan nyo ang gabi, dahil hindi mo alam kung sino ang susunod na magbabalik. Ang matandang tindera na nagdadala ng kamatayan. Sa bayan ng Oslob, Cebu, isang tahimik na lugar na kilala dahil sa mga magagandang tanawin at maaliwalas na karagatan, naganap ang isang kwentong binalot ng takot at kababalaghan. Ito ang kwento ng isang matandang babaeng dayo, isang tindera na nagel-alako ng kung ano-ano sa iba't ibang baryo, ngunit tuwing hating gabi, siya'y nagiging halimaw na pumapatay ng mga tao. Siya'y dumating sa Oslob na tila walang pinagmulan. Walang nakakakilala sa kanya. Nagel-alako siya ng mga anteng-anteng, halamang gamot, at mga kakaibang gamit. Tahimik siya kung magtinda, ngunit sa tuwing siya'y lalapitan, mararamdaman mong tila ba may malamig na simoy ng hangin na sumusunod sa kanya. Hindi siya namamalagi sa iisang lugar ng matagal, palaypat-lipat siya ng baryo, tila may hinahanap, o pinupuntirya. Ano po ang tinda ninyo? Tanong ng isang batang si Mang Tomas habang sinusuri ang mga laman ng kariton ng matanda. Bili ka na, iho. Lahat ng kailangan mo, nasa akin, sagot ng matanda habang binibigyan ng bata ng isang kakaibang ngiti. Sa unang tingin, tila normal lang ang tindera, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim, at ang kanyang mga ngiti ay tila may dala ng panganib. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula nang maganap ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa Oslo. Unang nawala si Aling Marita, isang matandang babae na laging nagpupunta sa simbahan tuwing gabi upang magdasal. Hindi na siya nakauwi, at kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan na tila pinaghati-hati at sinipsip ang dugo. Sinundan ito ng pagkawala ng isang batang lalaki, si Tonyo, na naglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay nang sumapit ang dilim. Narinig ng kanyang ina ang isang kakaibang tunog mula sa gubat malapit sa kanilang bahay, tila may umiiyak na halimaw, ngunit nang siya'y lumabas upang hanapin ang anak, si Tonyo'y nawala na. Unti-unti, napansin ng mga tao ang pagkakaugnay ng mga pagkawala. Sa bawat gabing may nawawalang tao, napapansin nilang ang matandang tindera ay nawawala rin. Sinundan ng ilang kalalakihan ang matanda, at nakita nila siyang papunta sa gubat, dala ang kanyang mga gamit sa lumang kariton. Habang papalapit ang hating gabi, unti-unti nilang nakita ang pagbabago sa tindera. Ang kanyang kubo at mahina na anyo ay unti-unting lumalaki, tumutuwid ang likod, at humahaba ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mata ay nagliwanag, at mula sa kanyang bibig ay umusli ang matutulis na ngipin. Siya pala'y isang aswang, naghahanap ng mga taong susunod niyang papatayin. Hindi sila makagalaw sa takot, habang pinapanood ang matandang nagiging halimaw. Sumugod ito sa isang kubo sa gubat at kinalagkad ang isang biktima palabas ng bahay. Tahimik na nagsitalikod ang mga kalalakihan, takot na baka sila ang susunod na matikman ng aswang. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita ang kubo ng pamilya ng biktima. Walang iniwan ang aswang kundi ang laman loob ng taong kanyang pinatay. Pagkalipas ng gabing iyon, biglang naglaho ang matandang tindera. Nagpakalat ng babala ang mga taga-Oslob sa mga karatig baryo, pero wala silang ideya kung saan ito patungo. Ayon sa mga alamat ng matatanda, ang aswang na ito'y palaypat-lipat ng lugar, dala ang kanyang lumang kariton at gamit na puno ng misteryo. Naghahanap siya ng mga bagong biktima, nagtatago sa anyo ng isang mahina at matandang tindera, pero sa ilalim ng kanyang balat ay ang halimaw na nagugutom sa laman at dugo. Ngayon, ang kwento ng aswang na tindera ay bumabalot pa rin sa takot ng mga baryo sa paligid ng Oslo. Bawat baryo na kanyang pinupuntahan ay iniwan niya ng takot at kalamidad. Sa tuwing may makikitang kakaibang tindera sa iyong lugar, mag-ingat ka, baka siya na ang sumunod na kukuha ng buhay sa inyong baryo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito,
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bantayan ninyo ang mga gabi, at huwag masyadong magtiwala sa mga Nagel Alaco ng kakaibang gamit. Baka ang susunod na biktima, ay ikaw na. Ang lagim sa Carmen, Cebu. Sa bayang tahimik ng Carmen, Cebu, ang mga residente sanay sa payapang pamumuhay. Ang bawat tao'y kilala ang isa't isa, at ang mga bata'y malayang naglalaro hanggang gabi. Ngunit isang araw, isang kakaibang matandang tindera ang dumating sa baryo. Walang nakakakilala sa kanya, at tila biglang lumitaw na lang na parang kabute. Nagbebenta siya ng kung ano-anong bagay, halamang gamot, anteng-anteng, mga kakaibang bagay na hindi mo alam kung saan gagamitin. Ano po ang tinda niyo? Tanong ni Aling Fe habang sinusuri ang mga kakaibang gamit sa karito ng matanda. Ngumiti ang matanda, ngiting nagpapadala ng kilabot sa sinumang makakakita. Bili na, hiha, may pangproteksyon ako dito, para hindi kalapitan ng masasamang nilalang. Marami ang bumili sa kanya, dahil sa kakaibang hitsura ng kanyang mga paninda. Ngunit paglipas ng araw, napansin ng mga tao na may kakaiba sa matanda. Sa tuwing dumidilim, nawawala siya. Wala siyang tirahan sa baryo, at tila bigla na lamang naglalaho tuwing hating gabi. Isang gabi, nawala si Mang Timo, isang matandang magsasaka. Wala siyang kaaway, at wala ring dahilan para mawala ng bigla. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa may gubat, punit-punit ang katawan at halos walang dugo. Nagsimulang maghinala ang mga tao, lalo na nang mapansin nilang noong araw ding iyon, nakita nilang kausap ni Mang Timo ang matandang tindera. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Isang batang babae, isang binatilyo, at isang nanay na naglalakad lamang pauwi mula sa palengke. Ang kanilang mga katawan ay natatagpuan sa iba't ibang bahagi ng gubat, lahat ay may parehong senaryo, mga punit-punit na balat at sinipsip na dugo. Nagsimulang maghinala ang mga residente na hindi isang tao ang may gawa ng mga ito, kundi isang nilalang na hindi nila maintindihan. Si Mang Bert Ing, isang veteranong mangangaso, ay nagpa siya kasama ang ilang kalalakihan ng baryo na sundan ng matanda. Sinimulan nilang bantayan siya, ngunit tuwing sasapit ang hating gabi, tila biglang naglalaho ang tindera. Sinundan nila ito isang gabi, at nakita nila siyang naglalakad patungo sa gubat na daladala ang kanyang kariton. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin nilang unti-unting nagbabago ang anyo ng matanda. Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid, ang kanyang balat ay nagsimulang kumulubot ng mas malala, at ang kanyang mga kuko ay hamaba at naging matutulis. Sa isang iglap, ang matanda ay hindi na tao, kundi isang aswang, isang halimaw na nagugutom sa laman at dugo. Nabigla ang mga kalalakihan, pinanood nilang habang ang aswang ay lumipad mula sa lupa, naglakbay patungo sa isang kubo sa gubat, at walang awang tinuluyan ang isang residente. Nang bumalik sila sa baryo upang magbabala, nalaman nilang ang isa sa mga residente ay napatay na rin. Napuno ng takot ang buong bayan ng Carmen. Kinabukasan, nagpa siya ang mga tao na hindi na muling papasukin ang tindera sa kanilang lugar. Ngunit bago nila magawa ito, nawala na muli ang matanda. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Isang araw, may balitang lumaganap sa kalapit na baryo, may nakita raw silang isang kakaibang tindera na Nagel Alaco ng mga anteng-anteng at halamang gamot. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, laging may nawawala. Ang bawat baryo ay ginugulo ng takot at pangamba sa tuwing may maglalakong kakaibang matanda. Palaypat-lipat siya, naghahanap ng susunod na bibiktimahin. Ngayon, ang kwento ng aswang na tindera ay isang alamat na ikinakalat upang magbabala sa mga taga-Carmen at mga Karatig baryo. Sinasabing siya ay patuloy na naglalakbay mula baryo hanggang baryo, dala ang kanyang sumpa at ang kagutuman sa dugo ng mga inosente. Sa tuwing may bagong tindera na nagbebenta ng mga kakaibang gamit sa inyong lugar, mag-ingat ka, baka siya na ang susunod na kumuha ng buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga nakakikilabot na kwento. Mag-ingat sa gabi, at huwag masyadong mag-ti.
Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.